Ito nga pala ng holiday ng mga anak ko, walang pasok. So wala nga pala kaming ganap today, andito lang kami sa bahay, kaya naman napag-isipan namin mag-harvest sa garden. Napansin ko nga pala kahapon, meron na mga ready green peas at pwede nang kuhanin. Yung mga anak ko nga pala, paborito nilang kainin, yung green peas. Yes, kahit na nung maliliit pa sila, mga babies pa, kinakain talaga nila yung green peas. So tinanim ko nga pala to last October ata. So ngayon, nag-mature na talaga siya. Pero yung iba, hindi pa talaga ready. Yung mga anak ko talaga, hindi nakakatiis. So sa Pilipinas, hindi ko to nakikita ang green peas. Like hindi ko lang kung tumutubo ito sa atin. Pero sa dito sa New Zealand, pag summer talaga, maraming green peas everywhere. Pag winter naman, frozen na green peas lang ginagamit namin sa pagluluto. Pagkawin nga pala ni Mister, nagtungo agad kami dito sa main garden namin. Namitas agad ng plum. Ang dami-dami na kasi at yung bird, kinakain nila. Hindi na namin naaabutan, kaya naman kailangan na namin pitasin bago pa kami maunahan ng mga ibon. Ito ang plum fruit nga pala ay kakaibang frutas dito sa New Zealand. Ito nga pala ay parang kapamilya ng siriguelas. At dahil nandito na nga kami dito sa garden, kailangan na rin namin pitasin ang aming broccoli. Tinanim ko ito last October din. At ngayon talaga, pwede na siyang pitasin. Broccoli. Here, this one, the big one like that. Crack it. Gonna break it. Break it like that. Ah, very good boy. Very strong. Wow, show mommy your broccoli, babe. Wow. Cheese. Look at mommy and cheese. Cheese. Like it. No, like that, okay? I don't eat it. Your favorite broccoli. Cheese. Today, what we gonna do? Today, we gonna pick broccoli. Yes, break it. It's so excited. Okay, break it. Good boy. Pastilan. Break it nicely. Tinulungan nga pala ako ni Silas na magpitas ng mga broccoli. Paborito kasi ito ng mga anak ko. Masarap ito sa stir fry. Pwede rin steam or kaya i-blanch. Tatlo nga palang broccoli ang dapat namin pitasin today. Kaya naman kinuha na talaga namin. Nagpa-flower kasi siya, nagsiseed at hindi na pwedeng kainin. Si Silas nga pala ay keen talaga sa pagpitas ng broccoli. Si Arya naman, si Georgia ay busy sa pagkain ng mga plum. Chinek din namin yung aming strawberry plant, pero unfortunately, naunahan na kami ng mga ibon. Kinain na. So pagkatapos namin sa garden, nag-request yung mga anak ko na gumawa ko ng chocolate brownies. Alam nyo naman, malapit ng Christmas. So isi-share ko sa inyo ang secret recipe ko sa paggawa ng brownies. Palagi ko itong ginagawa at nagawa ko na to before. Pero today, gagawin natin step by step. Sa isang bowl, maglalagay tayo ng chocolate chip, maglalagay din tayo ng butter. Pagkatapos, ilalagay natin ito sa kumukulong tubig na isang pot para naman ma-melt natin ito. So tutunawin na ito via ganitong process para hindi siya masunog yung chocolate. Pagkatunaw ay set aside muna natin ito. At ngayon naman sa isang bowl, maglalagay tayo ng white sugar, brown sugar, isang itlog. Whisk natin gamit ang electric mixer. At mag-a-add na naman tayo ng dalawang itlog. Whisk na naman natin pagkatapos. Okay lang naman na hindi tayo gumamit ang electric mixer. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng vanilla essence. Whisk na naman natin. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating flour at saka cocoa powder at asin. Sift lang natin ito para walang tibugol. Halu-haluin natin after yung lahat ng mixture. Pagkatapos, ay i-add na natin yung melted butter at saka chocolate. So, ganito na yung isura niya at i-whisk lang natin gamit yung ating manual na whisk. Itong brownies guys, perfect na perfect sa anumang handa. Pang dessert. Pag maghihandaan talaga dito sa bahay, ito yung niluluto ko, binibake. Gustong gusto kasi ng lahat. So ina, pagkatapos nating ma-mix lahat ng ingredients, ay ilalagay natin sa ating baking dish. At pagkatapos ay ilalagay natin ito sa ating oven. Pagkatapos ng 20 minutes, ay lutong-luto ng ating chocolate brownies. Pagkatapos lumamig ng ating brownie at napa-cool down na natin, ihihiwain na natin ito. At tingnan nyo naman, sobrang sarap talaga ng chocolate brownie. Hindi siya cakey, brownie talaga at sobrang ka-fudgy. Ito talagang paborito ng moong pamilya at paboritong-paborito ko rin ito at sibling gawin. So guys, Mami Yara, surprise for you.
And this is mommy's surprise. Yeah, no, no, not yet. Mommy's gonna it's open brownie. It. Yeah. Whoa. Whoa. Oh, it's not careful. Let's careful. No. Who loves brownie? Me. Taste it if you like it. Say it's yay or nay. Hot. Yay or nay nay. Careful, might be hot. Yay or nay? Yay! 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 Yummy, yummy, yummy. Yummy. Delicious? Yay! Mm-hmm. Here's your water. It's hot, it's hot, it's hot. It's a bit big, but slices, sorry. This is mommy's brownies. See? Yummy! Ow! Not ow! No talk down here. Cheers, brownie then. You should have made the talk. Mommy, you make the best brownie ever. Whoa! Whoa! So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye! This is